Hello guys, welcome back to my channel. Sa araw na ito, magtuturo tayo kung paano papalakihin ang ating mga ping pong pearl scale. Ang ping pong pearl scale ay isa sa mga sensitibong goldfish na madaling mamatay or madaling magkasakit. So may mga tamang paraan kung paano ito aalagaan at paano ito papalakihin ng tama. So magbibigay ako ng tips kung paano ito ginagawa. Base ito sa aking mga na-experience sa pag-aalaga ng mga ping pong pearl scale. So ito yung mga sample ng aking mga ping pong pearl scale. Alam nyo ba kung bakit sensitibo ang mga ping pong pearl scale? Dahil ang mga goldfish na ito ay walang mga kaliskis. At bakit sila tinatawag na ping pong pearl scale? Kasi yung hugis nila ay parang bula ng ping pong. At bakit sila tinatawag na pearl scale? Dahil itong balat nila ay parang mga perlas. Kung titingnan nyo, ayan, napaka-cute. Isa sa cute na goldfish na aking inaalagaan ay itong ping pong pearl scale. Ayan. So, napakaganda at napaka-cute pero masilan sila kung ito ang iyong aalagaan. So, magbibigay ako kung kaunting kaalaman lamang na aking na-experience ang aking ito. So, ang una nating gawin, so, magbibigay ay ako ngayon itong, kung box pa natin. Paano ito aalagaan? So, turuan ko kayo kung ano ang aking ginagawa or ano ang paraan ko sa paggawa ng aking box pan. So, kung titingnan nyo ito, bagong linis ito. So, itong ganito ay isa itong PVC. Kung aking hugutin ito, yan, lalabas ang tubig papunta doon sa kanal. So yan ang paraan ko para ma-drain ang aking box pan. So ayan guys, kung nakikita nyo ang aking box pan ay hindi siya malalim. Yan, mababaw lang yung tubig. So pinapluwingan ko ng tubig kasi nililinis ko ito ngayon. So ang tamang paraan ng ating box pan or tips ay ganito, yung babaw lang ganyan. So kung nakikita nyo, ang babaw ng aking box pan ay nasa 8 to 10 inches lang ito. So isa ito sa dahilan kung bakit mababaw ang ating tubig, kasi kung malamig ang ating tubig, ang ping pong pearl scale ay maaring magkakasakit or maaring mamatay ang ating mga ping pong. So kapag flowing kayo ng tubig ganyan, so kailangan yung i-stack ang tubig dalawa or tatlong araw bago ito lagyan ng ating mga ping pong pearl scale para hindi nagkakaroon or may mga chlorine or may chlorine ang ating tubig para mawala yung ating ma-evaporate yung tubig or mawala yung mga chlorine. So paano ito gawin kung para mawawala yung mga chlorine ay ating lalagyan ito ng aerator or air pump natin. So, ganito. So, nasa dalawa or tatlong araw, ipakondisyon mo yung tubig para mawala yung mga chlorine. So, yung mga bakterya ay mawawala rin. So, bago ito ilagay, ipa-stack mo ng dalawang o tatlong araw bago ilagay ang mga ping pong pearl scale. Kita nyo, ang aking lugar ay direct to sunlight. Kung titingnan ganyan, yan, naarawan ang aking mga ping pong pearl scale. So ayan, kung nakikita nyo, direct to sunlight talaga ito. Kasi ang direct to sunlight na mga ping pong pearl scale, kapag naarawan sila or babad sila sa araw, whole day, ay
isa ito sa dahilan na hindi sila magkakasakit. Ayan, kung titingnan nyo, wala siyang atip or wala akong nilagay. Cut. So kailangan guys, yung ating mga ping-pong pearl scale ay hindi natin pwedeng ihalo sa ibang goldfish tulad nito. Kasi isa ito sa sanhi ng magkakaroon sila ng sakit dahil ang kanilang mga balat ay kinakain ng ibang mga goldfish. Tulad nito, hinahalo ko. So ayan, kung titingnan nyo, ang ping-pong pearl scale na ito ay yung mga balat niya ay kinakain ng ibang mga goldfish tulad ng mga oranda o red cap o rancho. Kasi isa sila sa mga kumakain ng balat. Kasi naiinggan nyo silang kumain ng balat na ito. Kasi parang, kung iwan ko sa tingin nila, kuto ba or nananabik silang kumakain. Kasi pag gutom sila, wala silang ibang makita, wala silang ibang pinagtripan, binubuli nila itong ping-pong pearl scale. Ayan. So, kailangan i-separate mo kung may iba kang lagayan or gagawa ka ng ibang box pan para i-separate mo itong mga ping-pong pearl scale. Kasi kawawa naman, di ba? So, ayan, ito, kumakain ito. Itong mga short body ko na red cap, kumakain ito ng mga balat ng mga ping-pong pearl scale. So, tulad nitong mga ganito yung trichomore ko. Ito, malakas itong kumain. Nasasarapan sila sa mga balat ng mga pingpong. So ayan guys, umpuran kung para maiwasan ang pagkakaroon ng ganyan yung mga balat nila nawawala at isa yan sa sanhi na namamatay sila or nagkakasakit ang ating mga pingpong pearl scale. So tulad ng mga sinabi ko kanina, ang mga pingpong pearl scale ay isa sa mga sensitibong goldfish dahil ang kanilang balat ay walang mga kaliskis. So, maari or madaling mamatay ang mga goldfish na ito. Ganyan. So, kailangan mo ng kunting kaalaman, hindi tulad ng ibang mga goldfish na mayroon silang mga kaliskis. Kaya, kung may mga bakterya ay protektado ang ibang mga goldfish. So, itong mga ping-pong pearl scale na ito ay madaling malapitan ng mga bakterya or wala silang gaanong proteksyon sa kanilang mga balat. So, unang nasisira or unang sinisira ng mga bakterya ay itong mga balat nila. Ayan. So, ito yung dalawang fish food na pinapakain ng aking mga ping-pong pearl scale. So, siyempre, hindi nawawala ang itong chubby fix. Ayan. Ito yung chubby fix live food po ito. So, ito yung wheat germ na Filmico brand. So, pwede naman kayo magpakain ng kahit anong pagkain tulad ng P.O.T.O., tulad P.O.1, or Aquamaster, or anong gusto nyo, kahit anong pagkain ng para sa goldfish, or kahit sa koi, pwede yan. So, ang tip kung paano papakainin ang mga ping-pong pearl scale ay tulad din ng ibang goldfish na hindi mo ito padamihan ng pagkain. So, hindi sila na-overfeed. Kasi pag nag-overfeed at nagka-SBD sila, isa yan sa dahilan na magkakaroon sila ng mga sakit or dahilan or sanhi ng pagkakamatay ng iyong mga ping-pong pearl scale. So, ganito. So, tulad ng pinapakita ko ng ping-pong pearl scale kanina, nasa tulad sa 7, 6 or 8 ping-pong pearl scale sa iyong mga box pan, pakainin mo lang ng kunti tulad nito. Kapag chubby fix, so i-estimate mo kung mauubos nila. Mauubos nila ng 10 or 15 minutes. Lahat ng chubby fix ay mauubos na nila. So, nasa estimate mo na yon. Ayan. Kung gaano kadami ang iyong ping-pong pearl scale, ganun din kadami ang pagkain na iyong ibibigay. So, kapag nagbibigay naman tayo ng wheat germ, tulad ng sinabi ko kanina, so kailangan iwasan magkaroon ng SBD or hindi sila na overfeed dahil namamatay sila. So pag nasa 8 to 10 pingpong lang ang iyong inaalagaan, ayan, so lagyan mo lang ng kunting pagkain. Ayan. So isa yan sa paraan kung paano or gaano karaming pagkain ang iyong ibibigay sa iyong 8 to 10 ping-pong pearl scale. So,
kapag nasa tamang pagkain sila ay kung hindi sila na overfeed, hindi sila na ASBD, so kung tuloy-tuloy yan, lalaki ng lalaki ang ating pingpong per skill. A few moments later. Kaway naman kayo dyan. Kaway-kaway. Ayan guys, kung maglilinis kayo ng inyong mga box pan, kailangan linisin nyo talaga or i-drain nyo talaga yung mga natitirang mga tubig. Kasi yung tubig na ayan or itong mga lumot na ito, kapag hindi nyo ito inalis, isa ito sa mga tinitirhan ng mga bakterya. Kapag hindi nyo naalis yan or nilalagyan nyo naman ng bagong tubig, ay isa siya sa sanhi na magkakaroon ng sakit ng inyong mga pingpong perskill, dahil dyan tumitira ang mga bakterya at dyan sila nagpaparami. Ayan. So, kailangan maglinis o galiing maglinis ng mga box pan ng mga 1 week or 1.5 week. Tulad nito, kailangan mo nang linisin. Ayan. Yan. So may mga red cap tayo dyan at mag-upload ako ulit ng mga video sa susunod na video ang pag-aalaga naman ng mga red cap. Sa ating pag-aalaga ng ating mga pingpong perskill ay dapat kang matyaga at tanggapin mo ito na mayroong darating sa atin at mayroon ding mawawala. Kasi ang buhay ng goldfish ay hindi permintis atin at mayroon silang lifespan kung kailan sila nabubuhay. So, sino sa inyo ang nakaalaga na or nakatry na mag-alaga ng pingpong perskill tulad nito? So kung nakatry na kayo, i-share nyo or mag-comment below kayo sa videong ito, mag-comment below kayo at i-share nyo kung ano ang mga experience nyo sa mga pingpong perskill. Shoutout nga pala kay Angel Samura at shoutout na rin kay Curls TV na nanonood ngayon. Ang pag-aalaga ng pingpong perskill ay dapat masipag at dapat mo itong pangalagaan dahil ito'y masilan na goldfish. Hanggang sa mga susunod na aking video ang i-upload, magkikita tayo. Ito po si Rogin, the fish lover. Bye!